Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan. Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad. Nilisan niya ang Judea at naparoong muli sa Galilea. At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. Sumapit nga siya sa isang bayan ng Samaria na tinatawag na Sikar, malapit sa bahagi ng lupang ibinigay ni Jacob kay Jose na kanyang anak. At naroon ang balo ni Jacob. Si Jesus nga, nang napapagod na sa kanyang paglalakbay, ay naupong gayon sa tabi ng balon. Mag-iika-anim na nga ang oras. Dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Painumin mo ako." Sapagkat nakasabayan ang kanyang mga alagad upang magsibili ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, "Paano nang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin na ako'y babaeng Samaritana? Sapagkat hindi nangakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, "Kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Dakila ka pa baga sa aming amang si Jacob na sa amin nagbigay ng balon at dito'y uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "Ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Datapwat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balo ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw, ni pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka, tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka." Sumagot ang babae at sinabi sa kanya, "Wala akong asawa." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa. Sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito'y sinabi mo ang katotohanan." Sinabi sa kanya ng babae, "Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao." Sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapot dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan." Sinabi sa kanya ng babae, "Nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga.
at sa ganito'y nagsidating ang kanyang mga alagad. At sila'y nangagtaka na siya'y nakikipagsalitaan sa isang babae. Gayun may walang taong nagsabi, ano ang iyong hinahanap? O bakit nakikipagsalitaan ka sa kanya? Sa gayon, iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao, magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo? Nagsilaba sila sa bayan at nagsisiparoon sa kanya. Samantala ay ipinamamanhik sa kanya ng mga alagad na nangagsasabi, Rabi, kumain ka. Datapot sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain kakanin na hindi ninyo nalalaman. Ang mga alagad nga ay nangagsang usapan, may tao kayang nagdala sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Hindi baga sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at saka darating ang pag-aani? Narito, sa inyo'y aking sinasabi, itanaw ninyo ang inyong mga mata at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga sa buhay na walang hanggan upang ang naghahasig at ang umaani ay mga galak kapwa. Sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, isa ang naghahasik at iba ang umaani. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. Iba ang nangagpagal at kayo'y siyang nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. At marami sa mga Samaritano sa bayang iyon ang sa kanya'y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kaya nang sa kanya'y magsidating ang mga Samaritano, ay sa kanya'y ipinamanhik nila na matira sa kanila at siya'y natira roong 2 araw. At lalo pang marami ang mga nagsisampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita. At sinabi nila sa babae, ngayon'y nagsisisampalataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita, sapagkat kami rin ang nakarinig at nalalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. At pagkaraan ng 2 araw ay umalis siya doon at napasa Galilea. Sapagkat si Jesus din ang nagpatotoo na ang isang propeta ay walang kapurihan sa kanyang sariling lupain. Kaya nang siya'y dumating sa Galilea ay tinanggap siya ng mga Galileo. Nang kanilang makita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat sila man ay nagsiparoon din sa kapistahan. Naparoon ngang muli siya sa Kana ng Galilea, na dooy kanyang pinapaging alak ang tubig, at naroroon ang isang mahal na tao na ang kanyang anak na lalaki ay may sakit sa Kapernaum. Nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea na mula Judea, ay naparoon siya sa kanya at ipinamanhik sa kanya na siya'y lumusok at pagalingin ang kanyang anak na lalaki sapagkat siya'y naghihingalo. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, malibang kayo'y mga kakita ng mga tanda at mga kababalaghan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anumang paraan. Ang mahal na tao ay nagsabi sa kanya, Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang aking anak. Sinabi sa kanya ni Jesus, yumaon ka ng iyong lakad, buhay ang anak mo. Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinalita sa kanya ni Jesus at siya'y yumaon sa kanyang lakad. At samantalang siya'y lumulusong, ay sinalubong siya ng kanyang mga alipin na nangagsasabi na ang kanyang anak ay buhay. Itinanong nga niya sa kanila ang oras nang siya'y pasimulan ng paggaling. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, kahapon ng 7 oras inibsan siya ng lagnat. Naunawa nga ng ama na sa oras na yaon nang sabihin sa kanya ni Jesus, buhay ang anak mo,
at siya'y sumampalataya at ang kanyang buong sambahayan. Ito nga ang muling pangalawang tanda na ginawa ni Jesus nang siya'y pumaroon sa Galilea na mula sa Judea.